Napakaganda ng buhay kung ating iintindihin at uunawain. Ang problema kaysa problemahin, gawa na lang natin agad ng solusyon ang mga bagay na mali. Pag nakasanayan natin, mas mahihirapan tayong alisin. Kung lagi nating sinasanay ang sarili natin na mabuti lang ang ginagawa, mas madali nating maabot ang ating mga pangarap. Nagsisimula ito sa ating pag-iisip. Ang isip natin ang gumagalaw sa buo nating pagkatao, kaya't panatilihin nating mag-isip ng mabuting bagay lamang. Minsan, mas maganda nang matalo sa usapan kaysa makipagtalo tayo. Kapag mainit ang ulo natin, mas nakakagawa lang tayo ng mga bagay na hindi naman natin gusto. Mas nagiging mali ang mga lumalabas sa ating bibig. Mas maganda na manahimik na lang tayo. Magpahinga nang sa ganoy, pag maaliwalas na uli ang isipan natin, doon tayo magpaliwanag. Iwasan nating makasakit ng damdamin ng iba. Tumulong ka hanggat kaya mo. Huwag mong pansinin ang mga naninira sa'yo. Dumiretso ka lang ng lakad mo at iwan sa kanila ang mga ganong pag-uugali. Mahalin mo anumang ginagawa mo. Ibigay mo lahat ng makakaya mo. Isipin mo na ginagawa mo to hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Kung may mga bagay akong nagawa, naabot, at nakaya para sa sarili ko, bakit hindi mo makakaya? Walang taong hindi nagkamali. Walang matagumpay na hindi nakaranas bumagsak. Lahat ay nadapa ng paulit-ulit-ulit. Pero bumangon sila, kaya bumangon ka. Malakasin mo ang isipan mo at ang pananalig mo sa Diyos. Maniwala ka sa sarili mo. At higit sa lahat, maniwala ka na mayroong Diyos na laging nandyan. Maaring mawala lahat ng meron ka, pero siya, mananatili sa tabi mo. Kaya anumang mangyari, anumang hirap ng buhay, lagi mong isipin, lagi mong tandaan, pag si Lord ang kasama mo, lagi mong sabihin, kaya ko to.